Hi everyone. Today we will be performing the following tasks. So first is creating the NS host A record. Then create the NS alias record. Then group policy management console, create and link a GPO, and rename and link and delete the GPO. So start set. So, ang una kaya to sa DNS, tapos DNS manager. Tapos, there is a forward lookup zone sa domain. Man sa domain. Kapalari. So, there is so. Nana may kuan. Tali? Host ito? Host. Na may host record pero mag hiwa may og demo so kaning so kaning 1.38 is our server then is 1.39 is the server 1.38 is the client so so for the demo we will create the host name first. The host. So, yeah. Workstation A. Workstation A na lang. Workstation A. Para IP address guy. 168. IP address sa client. Gani? Moment, 39. 144 man yata to. Check to. 158. 38 ad host so okay tas sa workstation host kay mag-create og alias tas so, sa pag-create sa alias kay right click then sa domain tas yung alias so paano sa alias tamad workstation alias na lang. Workstation alias. Let's browse. Plus, domain, kini. Tapos, kare sa post. Okay. So, itong alias. So, para makita na nag-work ng alias is to ping. Ping server client. And client server. So ping workstation alias. And drip on sa client. Okay. Workstation okay. Alias. Okay lang. Ha? Huh? Ano alias? Oh, alias mo nang ping. Ang duha kabok? Oh. Dire din ang kasang iping. Silang duha para makabala na kan. So, nag-work sila kay maping nila ang server to client, ang client to server. Next, kay... explanation lang. Hello, explanation. So, dire, dynamically, pag mag-add ka o host sa isa ka workstation, tapos ka nag-touch yung server, magawa siya dire because sa kanina option so change adapter properties okay palma oh palma just like that lang oh ano dali mailing ito sa administrator antenna antenna palma antenna palma hindi lang
kasi nabalbalan doon. Di ba naman tayo kuha ng exclamation? Wala sa administrator man eh. Ang siyento. SS. CCS. Wala siya na. Alam ma. Forward slash. Kaya na lang. Tira dahil sa kuha ng account. May kakuan mo. Sama nagpangutan na. Wait lang ang siyento. Hmm. Ay, tama din. Kasabot na, kasabot ako. There is a... Yan eh, tapos... Dayan lang siya. So, ato sa IPv4, the next advance, then DNS na tab. So, tungkol din na setting, dynamically, pag mag-connect ang client to server, ang host niya, magawa siya dali. So, kung for instance, i-uncheck niyo na siya, so, dili siya magawas dali, but you can manually magbutang dali sa DNS manager. So, matang sa host o sa alias. Matang purpose sa alias. Na next kay... Itong group policy management console. Hindi mo naman yung explain? Balik na dito. Sa server. Ano siya ba ito natin? Sa tools. Mag-create ng link na dadiricho? I-explore na lang sana ito hanggang sa group policy. Ah, sige. So, sa group policy kay... Ito sa tools. Sa tools, tapos group policy management. Sa domain, tapos... Night default domain policy. Okay. Click good na. So, sa... Ang default domain, baba na. So, nice home and double. Secure filtering kung... Settings sa GPO ang ma-apply. So, una apply authenticated users. Then, click ang details. Taas-taas. So, lang sa details sa mga domain name, owner, create, and sa GPO status, enable and disable. So, tingin na ko naman tingog. Sa settings. Yung mic. Pero madunggan, madunggan. Hindi na yung kahin na yun. Ay, kato mo lang sa Internet Explorer, di ba? Oo. Sa delegation, ato sa delegation. So, nato dara itong mga restrictions. Sa, click ko ng advanced. Kaya, na-adara. Katay si... I-click si authenticated. So, si authenticated users, kaya pwede siya maka-read and write. And pwede naman siya i-deny, pero ayaw lang set. Okay na. Okay mo ito sa, okay. Ano, sa group policy, sa console. Then, next is mag-create og GPO. So, mag-create ang GPO, GPO in this domain sa... sa CCS na folder para ma-utilize na to ang atong ano sa ba to? Para ma-utilize na to ng atong mga user katong si Barsena tapos Jay Palma. So dira para ma-utilize na to sila. So dira eh, mag-create tapos sa banan eh. Ay, banan ang disable. Disable IE Internet Explorer. Okay. Uh-huh. Tapos, sa kanina GPO, mag-click tag edit. Then next is... policies. Administrative template system. Then for this demo, kay sa... Kanina, don't turn specified windows. Dili maka-agent na... Enable. So, enable na ito na. Tapos ang executive file sa kon
executable file sa expire is ix.exe. Okay, press apply. Okay. X. So nanatay nag so na ato na restrict so nanda sa tong user so si Palma na user then mag-click tag explore. Di ba magbalik pa man ka dito sa kuha? Ayan na ganito. Sa? Di ba edit pa man to ni mo? Ay mag-CMD di ba dito? Tung sa tong tong asa? Sa to tong sa tong sa user go tong i-check na yung memo or na to ay kung ragi demo wala pa demo pa gani so ayun pag so pag nakabutan ng restriction sa GPO na siya 90 minutes per to or 19 minutes yung kuan yung rag cool down para mahitabo to para ma-apply tong changes so magamit ta og GP update course para ma-apply din some changes. Of the user John Smith. Those are our first na configuration. Expected na ang kanang explorer na to kay mo guwas gapan siya. Dire. Nakaano naman naka Mabana. Wait lang. Ano yung magkaroon nag-upako na ni? Table, ay, fill ako ni. Asab. Wait lang, ano yung mag-click? Ito? Internet Explorer. Hindi na siya mag-click. So, kan na-configure na rin siya daan. So, tanan na to itong kan. So, bali kung ang first ni mo na attempt ato, tas itong rag default kan na default na configuration sa video kay dili siya mo resource scope itong nai kan dre. Gusto ba ito? Itong di ba i-add man mo? Ah, users na kan. So J pal check name. Okay. Ito mo gana naman good ba? Ano ba ito? Ito naman lagi din na daro. Ay, pwera ka naman nila. Okay na ito. Ano na ito? Oh, so di na siya. So, moto siya. Ang output para ma-restrict ni mong call. Na port, input. Internet Explorer now, sa 2. Internet Explorer na po. Tapos sa 2 kay... nakakuha lang ta, naka... Ito ganun eh. Nakabutang lang atong restriction sa kanina, sa CCS na folder na organizational unit. Tapos na-resable na ito itong Palma. Itong si Barsena, tapos pero for the part 2 kay ibutang na to siya mismo sa domain. The next disable internet explore. Tapos ano part 2 diba Sid? Oh, part 2 na. Lang i-switch na ako para makita. So currently ang kaning account na Barsena kay wala siya naka-join sa domain. Bali dynamically naka-access siya sa server so pag mabutang tag inter Microsoft adlaw. Mabutang ta og explorer. Hindi ko siya mag-click. Sana naman yata sa tanan authenticated users to siya na na-apply. Diba? Ayun. Kay nagkuhan ba ako daan? Gi-update ni mo. Wala pa ni mo gi-add tong user.
So bantog nga to siya. Authenticated ba yung atong Doka account? Kailangan di ba to tanggalo ng unsa? Authenticated users. Tanggalon. Tapos mag-add ka sa delegation. Pero for the demo na lang na since nakuha naman siya, na-lock naman siya, ipadala natin yung demo. So edit, tapos dito siya sa policies, sa computer configuration, Windows setting, tapos security settings, tapos kanyang software. Wala siya, no restrictions. So new software, additional rules, the new path rule, tapos Andre, explorer. The open file location. Okay, tapos. Okay, kanin. Kanetas. Copy. Okay, ito. Click ng Internet Explorer. See program files. Wala ko sab. Pwede man yata address it, I delete. Onsan? Wala, sa server ko ako nang onsan ba? Ayan ko ano yun? Oh, ang path. Si, wait. Edit. Delete. Forward slash program files. Internet. Internet your was disallowed, then apply it as okay. So pag nanakay kaning additional rules, ma-apply na siya tanan sa kanya sa domain. So maskin lahi siya, wala siya na part sa isa sa mga GPO ay isa sa mga OU dere, organizational unit dere. Kasi na siya sa gawas, kay mapektuhan siya. So, dili nila ma-access ang Internet Explorer. Hindi nila ma-click. So, manana kay... Ito na rin yun. Sa... Ano? Natanaw to ni mo. Oh, so rename kay mag-demo lang ito. So, bali, pag rename sa kan, ay, kung magbutang ka o GPO. Diba, yan, link. Tapos kani, muna ako magpa-link sa enabled para ma-link sila, tapos ma-pilbot siya dari. Kasi wala i-create, tapos nabot siya sa objects. Then next kay, pwede naman siya ma-rename, so dari. Ma-rename naman siya kung saan kan, kung sa, tapos. Pag-uman kay, delete. So, ang pa-delete sa GPO. Delete na yan, link. Delete naman, delete naman ito. So, kung mag-delete to GPO kay, pag dari ka mag-delete, karaan eh, mag-butang siya, this GPO will not delete itself. So, there is a, under there is a group policy objects, di ba? Naman itong mga link, no? So, pag i-delete niyo niya siya, nagyapon siya dari. So, nawala ang link, pero ang mismong GPO kay nagyapon siya sa group policy objects. So, delete na to ni so kung mag-delete ka diri na sa group policy projects kun tay para nang atong gimo na disable Internet Explorer tas diri ka mag-delete diyan ta delete this GPO all links it in this domain. So tanan ma-delete pati ang link. So pag iyas na to para nawala pa siya ang iyang kon ano to tong disable Internet Explorer. So, tapos sa to. Ano to? Mura to sa ko. Nag-lag ko. So, that's Hi. All for sa first six. Wala man tayo na-encounter na problem. So, ang na-learn lang na to kay install pag-create sa DNS host, DNS alias. Tapos ang sagay itong encounter na to katong sa firewall, di ba? Itong dili mag-ping. Oo, tama day. Before me nag-attempt, ano na ako, mong first attempt, kay nagka-problema mi sa ping because
kaning DNS na mo, ay, ang DNS na mo, lagi, tama lagi. Ato ang DNS. Kaya, chan DNS na mo, kaning, bali kaning alias, o bali, iping na mong alias, o kaning sa server to client, kaya dili siya mapping, pero ang client to server, kaya mapping siya, so, amo tong i-search, then, ang nigawas, kay na-fix na siya, kaya ang nigawas, kay i-disable mo ang firewall sa kaning Windows 10, so, okay na siya, og ping. And malang ba to set? Malang man to no? Ah. So, nalaka-learn lang ta. So, pag-create ng GPO, paggamit sa user configuration, pag-unsang restriction. So, that's all. Para to set? Ah, that's all ah. That's all for this video. Thank you.